Happy New Year po! Gagawa lang po tayo ng aking favorite na i-prepare tuwing New Year. And this is the charcuterie board or the cheese board. Mahilig po kami ng aking asawa sa cheese, iba't ibang klaseng cheese. Kaya, at ako naman ay mahilig naman sa arte-arte. Kahit na hindi naman ako masyadong magaling sa art, mahilig ako sa arte-arte. Kaya, kinatutuwaan ko pong gumawa ng charcuterie board every New Year's Eve. Actually, nakalimutan ko po na wala po pala akong board na magagamit ngayon. So, ang ginagamit ko po ngayon ay ang aking handy-dandy chopping board. So, para po mas madali ang pagbibuild ng charcuterie, inuuna ko po usually ang dalawang maliliit na containers. Ako, nag-melt na yung ano ko, yung aking cheese. So, ayan. Tapos, maglalagay tayo ng dalawang putol, dalawang slices ng cheese. Ito ay brie. So, ito po ay isa sa aking favorite na cheeses dahil sa kanyang may konti siyang nutty, may parang nuttiness yung kanyang flavor, and meron din po siyang kasi yung blue cheese talagang may mga molds na, mold ba tawag doon? Not sure. So, eto, cured din siya sobra. Meron din siyang... Tapos, ang brie ay madali siyang madali siyang masira. So, kailangan, pag sinerve siya, pag nilagay niyo siya sa board niyo, kailangan within 2 hours makain na siya. Kasi... dahil sa soft cheese siya, madali siyang masira. So, this is Gouda cheese. Yung susunod natin ilalagay ay Gouda. Ito naman po ay isa din sa favorite ko na cheeses. Kumpara sa blue cheese at sa kumpara sa blue cheese at saka sa brie, ang Gouda ay mas matigas. It's a harder cheese. So, ang susunod po ay ang raclette. So, ilalagay po natin ang raclette. Saan po natin ilalagay ang raclette? Dito na lang. So, ayan ang raclette. Hard cheese siya. Itong Gouda, yun kung nakikita nyo, meron siyang, nagugas ako ng kamay, tsaka wala naman po akong bisita. So, okay lang. Kami-kami lang dito, tatlo lang kaming kakain ito. Yan. Meron siyang pimiento at saka olives. Ayan. So, may iba't ibang flavor yung Gouda. Ayan. So, ngayon ay lalagay na natin ang grapes. Ay, sayang. Ayan. Magbabalat pa pala ako nito. Naku, 1 hour na yata ang bukas yung aking brie. Mainit po kasi yung temperature ngayon dito sa kitchen dahil sa meron kaming nire-roast na pork. Tapos naggawa kami ng embutido, naka-oven din yun, tapos naka-oven din yung baked salmon. So, kaya
Matatakot ako para sa brie. Medyo... Ayan. So, ilagay natin diyan. Ilagay natin dito. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng mas maganda yata yung nakahiwa-hiwalay na yung ano, yan. Mas maganda ba yun? O hindi? Tapos, maglalagay tayo ng what do you call this? Ito. Tapas. Yung ating meat. So, ang ating meat ay galing pa ng Espanya. Pero dito lang walang binili. Dito lang sa Landers to. Ayan. So, tikman natin ang tapas galing ng Espanya. So, ilagay na natin dits. Ha? Magmamadali na ako kasi yung ano, yung brie. Masisira yung brie ko. Hindi pwede itong nagme-melt na siya eh. Ayan. So, aartehan pa ba natin yan? Usually, ang ginagawa ko dito, nakaganyan siya. Ayan. Kaya lang, kailangan mabilis tayo ng konti sa pagkilos kasi yun nga po, si Brie ay hindi na makakapag-intay. Kailangan na natin siyang kainin. Ayan, hindi na ako maka-art. Wala na art. Ayan, pero usually yan, tinutupi lang po yan ng ano, ganyan. Tupi nyo lang ganyan. Ayan siya. So, medyo may art na ng konti, pero hindi ko na pinag-iisipan kasi doon kay Brie. Dapat, pag ako yung maman, magpapa-aircon tayo ng kitchen. Pero hindi pa tayo mayaman. So, sa ngayon po, ayan. So, ayan o, oh, anipis ng ano, ham. So, galing pa rin ito dun sa aking binili sa Landers. Ayan. Ayan, hindi ko na matono. I-roll ko na lang ng ganyan. Wala ng tono. Ayan, ganyan na lang. Kasi, ano, kailangan ng... Ito kasi usually, kinakain na namin to habang iniintay namin ang... Ano, habang inaantay namin ng 12. So, usually, parang pika-pika na siya, ganyan. Pero kami-kami lang naman. Kaya, okay lang. Tatlo lang kami kakain dito. Wala kaming bisita. So, okay lang po. Makita nyo na nagkakamay ako ng husto dito. Kami-kami lang naman. Yan. Roll ko nilang ng ganyan. Kasi, ano. No more time to think about what to do. Dahil, ayan na nga po. Si Brie ay nagme-melt na. If you can see, nagmo-moisten na yung may moisture na nag-gather doon sa kanyang ayan. Naku, ang pangit na ng aking ano. Tapa. Ayan, yun na. Ayan, tapos may lalagay tayong ano. This is my favorite cracker. Cracker thins. Ito ay favorite kong isabay sa cheese na soft. Ano ba to?
Valley Produce. Ayan, Valley Produce Co. Masarap ito with soft cheese. So, ayan, kung iniisip nyo, ano kaya ilalagay ko dito sa ano, dito, actually, iniisip ko pa kung ilalagay ko ba ang, ilalagay ko ba dyan ang ano, ang olives or blueberry. Iniisip ko pa po. Ayan. Kasi meron akong ano, meron akong blueberry, meron akong olives. So, iniisip ko pa. Ayan. So, lagay natin dito sa kabila yung, ay sorry po, nag-burp yata ako. Ayan, lalagay ko yan dito. Masarap talaga, this is not really masarap pagka alone siya, pero masarap siya kapag ka nilagyan siya ng soft cheese, katulad ng blue cheese or ng brie, ganyan. Parang alam ko nagbumili ako ng camembert. Baka hindi. Ayan. Hindi nyo na nakikita yung ginagawa ko. Ayan. So, ano po sa tingin nyo? Blueberry ba ang ilalagay natin? Or olives? Ayan, ang dami nating cracker tins. Ayan, mga bilog-bilog. Ayan. So, itago muna natin siya. At lagay muna natin yung blueberries. Kundi lang naman po yung aking blueberries. Pero maganda kasi sa... Ay! Meron pa pala akong ano dito. Meron akong... Ay! Meron pa akong isang soft cheese na nilabas ko pala kanina. Hindi ko na... Tinago ko na lang. Mahal ang blueberries. So, itong ganto kaunti ay 391. Pero, minsan-minsan lang naman. Hindi naman tayo lagi ng blueberries. So, okay lang yan. Kasi bilog-bilog. So, sandali lang. Gasa natin. Naliglag pa yung isa. Yan, dito ko nilang ilalagay sa ano. Yan, di ba? Ang ganda. Ah, ang ganda-ganda talaga. Kahit nagmamadali tayo, maganda siyang tignan. Kahit walang art, dahil sa makulay siya, maganda pa rin siya. Tsaka dahil sa iba't iba yung shapes. Yan. Kahit na hindi professional yung gumawa, dahil sa iba't iba yung shapes niya, iba't iba yung texture. Kaya, maganda, tignan. So, ngayon, ang next na ilalagay natin. Grabe. Yung una ako gumawa ng charcuterie, mas malaki dyan yung, ano, parang ano siguro yun, 15 inches yung width nung aking tray. Kasi maglalagay tayo ng cashews. Usually, naglalagay ako ng almonds, but alam niyo po, nangyari sa aking ngipin ay nabasag ang ngipin ko. So, hindi na muna tayo kakain ng matitigas masyado. Ayan. So, lagyan natin ng konting nuts sa gilid. Ayan. Kung nagtataka kayo, ano ba tong green na ano dito? Ay, nako. Bumili na lang ako ng pesto sauce sa Clara Olay. Kaya lang, sorry Clara Olay, hindi masarap ang pesto sauce nyo.
Hindi lang ako gumawa kasi dahil sa napapagod na ako. Pero usually, ako yung gumagawa ng pesto sauce. Kaya lang, grabe, hindi ko na yata kaya yung weight ko. Sobrang masama na yung pakiramdam ko kapag ka, ano, pag nagluluto ako at nakatayo ng matagal. Ngayon. So, mag-ilagay lang tayo ng pistachio. Ito, type na type ko tong pistachio na to. Ito ang aking favorite na, pepper, garlic and pepper flavor. Masarap siya. Ayan, punong-puno na tayo ng ano. So, baka nagtataka kayo, hindi ko na nakwento. Yung olive oil dito. Ay, olive oil. Yung pesto dito ay for the breadsticks. Bumili kasi ako ng breadsticks na merong coated na siya with olive oil. So, yan ang ilalagay natin. Masyado nang puno ang ating, charcuterie. Pero ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda-ganda niya. Oh! Hey! Nakakawala ng pagod, di po ba? Pagka nakakakita tayo ng maganda, nakakawala ng pagod. So, ayan. Ito yung mga maliliit kong breadsticks. Ayan ang aking breadsticks. Binili ko sa marketplace, sa Robinson's. Yan. So, nagpunta kami sa Robinson, sa marketplace, kasi doon kami bumibili ng cheese. Dahil doon, pwede kang bumili ng per gram. So, kahit na 100 grams lang ang bibili mo, pwede. Ayan. So, punong-puno na yan. Ayan, kailangan ko nang tawagin ang aking asawa para kumain na habang nag-aantay ng New Year pala, kasi New Year's Eve na. So, habang inaantay namin ng New Year, wine muna together with the cheese and the crackers and the fruits. Ayan, so pagka naubos na yung berries, yung blueberry, naubos na yung strawberries, or whatever nang naubos, i-replenish na lang kasi meron pa naman nakatago. So, ito, ididip ito dito, kaya lang, hindi masarap ang Clara Olay na, sorry, pero I'm just saying the truth. I'm just saying my opinion. It's just my opinion. Hindi po masarap. So, actually, nagsisisi ako, ba't ba ako bumili pa? Pwede naman akong gumawa. Kaya lang, as I have said, madali na kasi akong mapagod ngayon. So, ito nga, hindi naman ako masyadong nag-prepare, pero sobrang pagod na pagod pa rin ako. Kaya lang, sobrang love na love ko talaga ang paggawa ng charcuterie board. Kaya, ayan, gumawa pa rin ako kahit na pagod na. Hindi po ba ang ganda-ganda? Ano pa masasabi niyo sa charcuterie board ko? Ang ganda-ganda, di ba? Happy New Year po sa inyong lahat. At sana po ay gabayan tayo ng Diyos itong 2024. Sana ay protektahan niya tayo sa kahit na anong klaseng sakit at sakuna, aksidente, o mga masasamang tao at masasamang mga pangyayari. So, God bless you po, everybody. God bless you and happy 2024. I'll see you in January. Maybe first week of January. Bye-bye. God bless you.